Manunggang, ginampanan ngayon ni Ramon Bong Rabilla Jr. Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Una pa lang, habang nagtitipon yung mga matatanda sa pagkainan, ay meron na silang masamang balak. Habang si Brandon naman umiikot gamit ang kanyang sasakyan, kasama niya yung kaibigan niyang Unano. Habang sa isang grocery naman ay merong holdapan, namumuno yung babaeng may balbas. At bigla na lang nasaksihan ni Brando ang pangyayari, kaya nagpanggap siyang pulis. Hindi nila akalain, nagulat din si Brando, meron silang narinig na paparating na pulis. At dali-dali silang kumilos at umalis na habang wala pa yung mga pulis. At bigla na lang nalaman nila na si Brando pala ay hindi totoong pulis, at dito na nila paghati-hatian yung pera na nakuha nila. Pagkatapos, papauwi na si Brando habang tinitignan niya yung mga batang salansangan, nakakaawa. Kaya ginawan ni Brando ng paraan, iniwan niya ito sa kanyang kakilalang Chain, na umano'y mag-aalaga sa mga bata habang inaasikaso niya yung kanyang trabaho na ginagawa. Trabaho na paikot-ikot at kung saan makakadiskarte at makakuha ng malaking pera. Hindi nila akalain, meron din pala silang katapat, may isang grupo din na sindikato. At bigla na naman nasaksihan ni Brando ang buong pangyayari. At bigla nakita ni Brando ang mga muka ng mga sindikato at bigla siyang namutla. Tila ba'y nakakaramdam din siya ng takot. Sino kayang mga yun? At bigla silang umalis habang abala na naman yung babaeng may bigluti sa pagnanakaw. At sa oras na ito, bigla silang nagkabanggaan habang hinahanap sila ng mga pulis. Umano'y parang kilalanan nila ang isa't isa. At habang ang mga pulis kung saan saan na pumapasok habang naghahanap sa kanilang dalawa. Pagkatapos nun ay tuluyan na nawala yung babae at nakatakas. Sa oras na ito, abala na ngayon ang hari ng sindikato. Abala sa pagbibilang ng kanyang kayamanan, kaya pagala-gala na lang ito at painom-inom. At ang dalawang ito, ninakawan yung hari ng sindikato. Bigla na huli ang kaibigan niyang Unano ng gwardya. At doon nalaman ng sindikato na meron siyang kasama, kaya bigla itong silang pinagbubugbog. Walang nagawa si Brando, umuwi na lang at binisita niya yung kaibigan niyang babaeng may balbas. At doon naman sila nagkakasundo lahat. At doon sila nagsama-sama at nag-uusap at nag-iinuman. Pagkatapos, sama-sama na sila sa malaking racket. Umano'y panghuhold up at pagnanakaw ang kanilang ginagawa. Tinutukan ang may-ari ng babaeng may balbas na umano'y bibigay niya yung pera. At tuluyan nakuha ang pera at nag-iba sila ng racket. Naghahanap naman sila at nakita nila yung money changer. Pagkatapos, siyempre, nagpanggap silang disente sa pananamit at pagkilos. Pagkatapos, sinabi nila, "Hold up to! Walang kikilos ng masama!" Pagkatapos ng holdapan, umuwi si Brando. Pinakain yung mga bata, binila ng mga damit at mga pagkain. Habang nagpupulong ang mga matatanda kung paano na naman sila makahanap ng malaking pera. Abala naman ang malaking sindikato sa pagdiskarte nila sa armor band. Na umano'y milyonis ang halaga nito. At bigla nilang pinasabog at tuluyan na nilang nakuha ang malaking pera. Pagkatapos nun, nagkakasiyahan silang lahat at gusto nilang magpa-party dahil umano'y malaking pera ang natanghay nila. Hindi nila akalain na sundan sila ni Brando at umano'y pinagbabaril silang lahat dahil sa gusto ni Brando na bawiin ang pera na ninakaw nila. At sinama ni Brando ang kanyang kasamahan. At biglang tinanong ni Brando kung nasaan ang pera. At tuluyan na nila nakuha ang pera na nagkahalaga ng 150 milyones. Ah, grabe ang laki na yun. Pagkatapos nun, bigla silang umalis at nagpakasaya. Siyempre, akalain mo sa ganun ba namang kalaking pera ay parang nanalo ka lang sa sweepstakes. Pagkatapos, ang Unano na ito na kaibigan ni Brando kung ano-ano na lang nakikita. At habang abala silang dalawa sa pagpapakasaya ay bigla na lang itong nagtukaan. Ay abo, parang umano'y nagkakasarapan. Ito naman ang Unano ay parang dayuhan. Habang abala sila sa kasiyahan ay may panganib na dumarating. Bigla na naman itong nagkaputukan. Siyempre hindi nagpasindak ang mga matatanda, bigla rin itong binanatan. Sa kasawi ang palad, meron palang maraming kasamahan at bigla itong pinutukan ng matanda at biglang tinamaan. Napuruhan ang matanda at namatay at nakita ng babaeng may bigote. Sumigaw ito at sinabing, "Amang! Bakit mo ako iniwan?"
Pagkatapos, biglang dinukot ang isa nilang kasamahan at binaril ito at tinapon na lang na parang aso. At sa oras na ito, si Brando at ang babaeng may bigote ay nagkakaintindihan na. Aba syempre, bilang lalaki at babae, nagkaroon na ng tukaan, iba na naman tong kalalabasan. At talagang hindi na mapipigilan tong dalawa na to, bigla na namang nagtukaan at nagkasarapan. Pagkatapos ng kasarapan, ay meron naman palang kalungkutan. Sinabi ng isang bata kay Brando na walang hiya ka, yung binibigay mo sa amin ng pera ay galing sa nakaw. At bigla itong umiyak si Brando na tila ba'y nasaktan siya sa sinabi ng bata. At naisipan ng dalawa ay ipamigay na lang ang mga pera. Pinamigay nila ito sa mga kumbento at sa mga simbahan. Siyempre, kasama din nila ang kanilang anak. At sa kasawi ang palad, hindi nila namalayan na sundan sila ng mga sindikato. At biglang pinagbabaril ang sasakyan ni Brando at biglang tinamaan yung unano. At sa kasawi ang palad, tuluyan na nawala ang unano. Biglang nagulat ang dalawa sa nasaksiyan nila at nakita na nila ang unano na wala ng malay. At tumataka silang dalawa at biglang lumalaban habang sila ay hinahabol ng mga sindikato. Pinagbabaril sila, binubomba. At bigla na lang sinigawan ni Brando ang kanyang kasintahan na tumalon. At tuluyan na pinasabog ng mga sindikato ang kanilang sasakyan. Hindi alam ng mga sindikato na kaligtas sila ni Brando. At sa buong pangyayari, nabalitaan ni Brando na dinukot ang mga bata. Nag-iiyakan na lang ito sa sobrang takot. Pero sa gulat ng sindikato, bigla silang nakarinig na malaking pagsabog. At bigla silang sinalakay pala ni Brando. At nakahanda na rin ang mga sindikato. At biglang nagkaputukan. Umano'y sumabog na parang atomic bomb. Kaya sa sobrang takot ng mga bata, bigla na lang itong nagyukuan at nagkaiyakan. Pagkatapos nun, napag-isipan ng babaeng may bigote na itatakas yung mga bata. Habang tumatakbo yung mga bata, ay grabe namang bakbakan putukan sa side ng sindikato at si Brando. Umano'y parang wala silang kinakatakutan. Grabe ng sindikato, lumabas ka dyan, Brando! Dahil ito nang katapusan mo, pasasabugin ko yung ulo mo. At bigla itong may sumabog na sobrang lakas. Ah, wala na. Pinis na si Brando. Sa sobrang kaba ng babaeng may bigote, bigla itong natamblay at umiyak. Bigla na lamang tinamaan pala si Brando ng malaking pagsabog. At sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ng babaeng may bigote ang malungkot. Pero hindi niya alam, sa malaking pagsabog ay biglang nakaligtas si Brando. At nagulat na lang itong magandang dilag na at bigla siyang tinawag ni Brando na mahal ko, hindi kita iiwan, mahal na mahal kita, kaya biglang nagkatukaan. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat!